Hello mga loves, good morning. Pagbangon ko, andito si Mr. O, tingnan nyo naman. Wala pala itong habol, so binigyan ko ng habol, kawawa naman. Nag-transfer kasi yan siya sobrang aga. Ang una natin gawin sa umaga is iinom ng tubig. Nagluto lang ako dito guys ng aming umagahan kasi yun nga, wala kaming plano ngayong araw. Pero nagmamadali kami guys dahil sa mata ni Mr. Parang delikado na raw ito. So, alis kami, magpunta kaming magpaano si Tami, magpa-check up kasi lumala yung ano niya. Matagal na pala talaga niya itong naramdaman. Yung mata niya, meron siyang nakikitang mga abubot. Si Tami kasi, how many weeks now you feeling this? I don't know. It could go a lot further back than I know. You just don't notice it? When I first got the glass, I said it was weird. I could like blurry when I looked to the side of my eyes. Yeah. So that may be part of it too. Maybe go back to that. Maybe that guy in the, when you went to get the glasses. Maybe he said something about like something right for your eyes to do something. Yeah. Because maybe he noticed something. Maybe. So ito yung naramdaman ni Tami every time na ngayon like habang while you were driving you're still saying. I could have damaged it myself. Just all the cat hairs constantly rub my eyes, put it down. What the hell knows? Cut it there? Rubbing my eyes all the time for the cats, could be. Yeah. I could have damaged my eyes. So, yung isang eye, what is it? The left eye, right? Yeah. At mga loves, nakarating na kami dito sa pinakauna naming doktor na pinuntahan. Yes, pinakauna kasi guys, nagtakbo-takbo kami sa iba pang espesyalista ng mata. So, ngayon, ang tagal ni Mr. sa loob. So, kaya lumabas ako kasi sobrang gusto ko nang matulog. So, pumunta ako doon sa sasakyan. Doon ako naghintay kasi si Tami parang may ano pa talaga. Tinatawagan yung ibang mga espesyalista kasi nataranta sila sa mata kasi sabi nga ni Tami mayroong something na ano. So, yun na nga guys. No, ngayong araw talaga si Tami tumawag ng surgeon ng mata kasi parang nag-worried na siya. At never happened pa ito guys na talagang sinasabihan siya na 1.5 hours dapat andito ka na sa building para masuri na yung mata mo kasi delikado yung sinasabi mo na nakikita mo. So yun guys, so ang nangyari, wala pa. Naghihintay pa si Tami doon sa retina. Na-check na yung mata daw niya and then meron daw, naghihintay pa daw siya sa retina doctor specialist. Sa retina kasi parang nagka-problema na talaga yung mata ni Mister. So, kaya hintayin lang namin dito. And then, namamasura lang ako dito kasi si Tami ang itong sasakyan ko. Akin man ito ang naming nagtatanong kung ano yung sasakyan ko. Grabe na itong sasakyan ko. Grabe, hindi ko na ma-imagine. Oh my goodness. Si Tami talaga. Hindi ko maano guys, ang daming dumi. Yung mga kinakain niya, yung mga flakes, yung mga kahit anong mga kinakain niya. Andito. Oh, ang dami. Oh my goodness, itong asawa ko. Hindi ko alam. Ganito man talaga, kapag lalaki talaga, no? Kahit anong gawin mo, basta lalaki na talaga, iwan ko na lang sa Batman. hindi niya ako makikita. He went to the wrong doctor. What happened? Oh, he did something to his eyes. What happened? Could have beeped with me. Let me know where you are. I'm just looking at you. I can barely see. You let me walk back on. What happened? I gotta go here. Who is here? Now? Yes, right now. Where is that? Tell me. Address. Okay. This is inoko. They did something to your eyes. That means you have a relief. That means you're a bad one. So yun na nga guys, nagpunta na naman kami tumakbo. Nagmamadali akong nag-drive papunta sa ibang retina, specialist retina kasi yung mata ni Mister ay iwan ko. Meron silang sinasabi. Explain ko nga sa inyo pagdating ko sa bahay guys. Explain ko sa inyo kung ano. And nagmadali ako galing sa isang doktor ni Mister and ngayon nagpunta kami dito sa isa na naman kasi nirecommend siya dito kasi po yung mata niya is talagang malala na I think. So kaya yun nirecommenda na magpunta sa isang doktor. Sinabihan pa si Mister, alin yung priority mo? Yung mata mo or yung trabaho kasi bukas? So, buti na lang kaya hindi ni Tami inano. Buti na lang na nagawa nila ng na dapat ngayong araw sa retina
retina specialist kasi talagang problemado ata ito talaga itong ano ni Mr. Oy, mata niya. But anyway guys, so hopefully ay naawa ako sa asawa ko, grabe. Punta tayo doon sa ano labas. Mag-ano lang ako mag-ready. Mag-ready bago ako magpunta dito sa CR. Explain ko lang sa inyo. So, yung nakita kay Mister, sabi pa ng unang doctor na surgeon talaga, sabi pa ang pinakauna niyang sabi is walang nakita. So, tinatry nilang ano yung mata ni Tami, nilagyan ng mga medisina or something. Kaya hindi na siya makikita halos pag alis namin kasi daming nilalagay ng specialist ang ano, eye specialist. Kasi hindi daw nila makita kung anong nakikita ni Tami. Pero, meron daw silang nakita na something na hindi nila inakala na may dugo. May dugo, and also, hindi lang siya parang dugo. Tawag nito, baka yung retina niya is nasiparit ba or something, gustong ibalik ulit, ganun. Kaya, nagpunta naman sa retina specialist. Kaya, nirecommend siya sa ibang specialista para doon talagang para naman makikita talaga at anong gawin. So ngayon pagpunta doon sa second specialist na yon, matagal din si Tami doon, sabi pa hindi nila matukoy kung ano talaga, pero nag-alala sila kung ano. So ito yung ano, dalawang doktor pero hindi nila alam, pero ang alam nila may dugo. And then tinitignan nila, sabi pa kung maging malala daw, balik agad ka, emergency na yon. Kung maging malala at saka parang mag-dark na talaga siya, yung parang wala ka na, parang may kurtina na daw sa harap mo, yun na daw yun dapat emergency papunta doon. Kasi July 15, babalik si Tami doon para malaman. Kuwan ko guys, oy, retina specialist, pero hindi pa nila alam. Alam nilang may dugo, pero iwan ko din kung bakit nagdugo ang ano ni Tami sa likuran ng mata niya. You know, may dugo daw. Kasi si Tami, ganun ang ganun, oy, kasi dahil sa pusa man yan. Kapag mag-allergic man yan siya sa pusa, guys. Pero hindi talaga niya maletgo. So, kaya yun yung update, guys. And, so, babalik lang kami doon mga next month. Babalik kami para ipatingin. At ang nag-alala ako kasi kapag maging malala, and then nagda-drive siya, and then hindi makikita. Alam niyo ang ginagawa niya. Sabi pa niya, every time na mag-drive daw siya, mag-try na daw siya one eye. Kaluka talaga itong asawa ko. Gusto talaga mag-drive ng lalayo. Lalo na kapag madilim na, di ba? And then, ganun-ganun siya matulog. Delikado talaga. Pinagalitan ko kanina kasi gusto niya magtrabaho pa after sa appointment. Sabi ko, marami silang nilalagay dong. And then, huwag kang magtrabaho kasi hindi ka nga makakita. Hindi ka makakita. So, anyway guys, dito lang muna tayo guys. Thank you so much for watching. Bye!